So, ganda umaga guys. Ang gagawin natin ngayon ay itong Raider. I-check natin yung chain tsaka sprocket kung pwede pa. Tara, kailangan lang natin pantanggal ng flies, long nose, mas maganda ang smain na pantanggal ng lock ng chain. Siyempre, tools. Pambaklas natin na ito, mga bolts. Tsaka itong inner gear housing. Inner gear housing. Kailangan natin baklasin yan para malinis din natin kung pwede ba ba or bawal na sa akin. Baklasin mo natin itong itong housing na ito. So yun guys, natanggalan natin. Ito namang housing ng inner sprocket. So yun guys, kung makikita nyo, sobrang dumi. Pakita ko sa inyo, wait lang. So yun guys, kung makikita nyo, sobrang dumi. Dilinisan natin yan ng gas. Dapat kerosene eh, kaso wala tayong mabila ng kerosene, kaya gas na lang. Pwede naman yan. Pwede naman yan. Basta madilinisan lang na maayos. So kung malinit mo, maayos pa naman. Para malaman nyo kung pwede na replacement yung ating chain. Ganito. Yan. Agurin nyo. Agurin nyo yung chain. Kaya yun guys, walang tunog, diba? Pag may tunog, yun. Ibig sabihin, maluwag na tong mga ito na sa gitna niya, maluwag na. Kasi umiikot yan eh. Pero walang tunog. Ito medyo may tunog dito banda. Pero ayos pa. So yun guys, balik tayo sa pagbabaklas. Ang babaklasin naman natin itong chain. Hanapin natin yung lock niya. Ito yung lock. Ito. Babaklasin natin yan. Tara. Hindi ginaya ng flies. Nahirapan ako kasi namamagay ang daliri natin, kaya ito na lang. Sinikwat natin, sinikwat. Pero mas madali kung flies, long nose. Ito yung tsura ng lock ng chain. Makikita nyo ba? Yan, lock yan, lock. Ito, sama to sa lock. Ngayon is babaklasin na natin yung chain. Ingat kayo kasi maraming naiipit dito. Maraming napuputulan ng daliri. Kaya mas maganda kung sa inner sprocket yung magtatanggal. Huwag doon sa outer. Kasi pag naiipit yung daliri mo, pwedeng maputol. Yun. Ang kadena to, ito standard to. Yung ganitong klaseng kadena. Yung mga o-ring na kadena, yung pag binitawa mo, ganyan. Nakaganyan pa rin. Pero ito pag binitawa mo, yan, lalaw-law. Ito yung standard. Ibababad natin to sa gas. Mamaya. Itong in-sprout ito, sobrang dubi na ito eh. Ewan ko nakikita nyo. Pero sobrang dumi yan. Wait lang, maglilinis lang tayo kamay. Ito, gasolina to. Ibabad na natin sa gasolina mga kahit 5 minutes. Tapos mamaya, pag-brushin natin ito mamaya.
baklasan natin yung inner sprocket kasi dinilinisan yung likod. Pagbaklas ng sprocket, ito, ikot nyo lang ito. Ayan, para mahila. Ayan. Ito. Sabi nyo yan. Linisan din nyo yan. At itong sprocket. Ito, tandaan nyo yan. Tatandaan nyo na itong may gatlet na may pangalan. At sa harap yan ha. At di nyo mapapabaligtad. Kung paano nyo binaklas, at ganun nyo rin ikakabit. Tapos you can see guys, itong old seal nya may tagas na, makapal na, may tagas na to. Pati itong outer sprocket, inisan din natin. Sprayan din natin yan. Ayan guys, kaya tayo dito gumawa sa metals para di masugatan yung kadena natin. Pababad natin siya para 5 minutes lang. Babad natin yung kadena natin for 5 minutes. Ito naman yung isa natin, outer sprocket. Ito sprocket, linisan naman natin. Parang bago. Ayan, ito yung outer sprocket natin. Kita nyo naman kano kalinis. Kanya naman ano kalinis. Ito yung inner na natin. Counter drive natin. Ito yung counter drive. Dito niya alagay yung inner sprocket. Kilinisan natin. Ang problema na lang, ito na lang pabalitan natin sa susunod pag may budget. Itong ano na natin, oil seal. Kasi medyo nabilik na siya. Yan. Tatatayin ko muna ito. Nakapalibot sa inner drive. Ay, counter drive. So yun, babalik na natin kadena, papakita ko sa inyo paano yung kapit. Kung paano nyo binaklas, ganun din yung kapit. Reverse lang. So yun guys, babalik na natin yung inner sprocket. Ito. Babalik na natin yan. Ito, tandaan nyo ulit ha. Yung may gatla, ito may pangalan. Yun yung nasa harap, nasa labas. Ito. Pasok nyo sa drive. Wait lang, kita nyo ba? Wait lang.
baba natin. May pangalan din sa labas yan. O paano nyo binaklas, ganun nyo din itaabit. Ito yung lock. Lock. So, yun. Nakabitin natin yung inox product natin. Okay yung mga, ano ah. Kasi gumagalaw talaga. May pre-play talaga ito. Itong counter drive natin. Yung sprocket. Dekalay na natin yung maliwas. Guys. Ito. Babalik naman natin yung lock. Kapag magkabit ka ng lock, papunta rito ah. Pag ganun. Pag ganun guys, papunta sa makina. Yan, okay na. Na-adjust na lang natin yung kadena. Yan. Makikita nyo guys, sobrang linis na lang natin chain tsaka sprocket. Tapat natin kumpara kanina, sobrang dumi, napakadumi. So yun guys, tapos na tayo dito sa ating agenda na paglinis ng chain, outer sprocket, inner sprocket. Para mapanalating matagtatagal ng buhay ng ating kadena, siguro mag-lubricant kayo 1 time sa week, ganun, or 2 times a week. Ay, 1 time lang, kahit 1 time lang. Kung ginagamit nyo siya araw-araw, ganun. Or 2 times a month. Basta parang ganun. Para mapanalating natin yung buhay ng ating sprocket at kadena ay tatagal. Nalaman din natin na may leak pala yung ating counter drive may leak. So yun, usa tayo sa ating agenda. Ako pala si Mark Christopher Bray, Section 4B. At yun, that's it. Sign out. Peace!